dahil ka? Yeah, I'm fine. No, hindi ako papayag na masaktan ka. Alam mo yan. O, Helga. Nagkagulo ko ni Annie. Nako, Papa. Nakakahiya. Inabutan namin siya dyan sa may tapat ng gate. Nagwawala. Nag-eskandalo. Muntik pang saktan si Helga, Papa. Mabuti na lang. Mabilis ako. Naiharaw ko agad yung katawan ko. Bayulenta talaga ang babaeng yan. Dapat noong pa kinasuhan ko ng mga Batongbuhay. Papulis niyo po si Mama niya? Paano ginawa niyo po kay Tatay? Di ba? Huwag po. Please, di ba? O oh, sige, hindi ko sila kakasuhan. Attorney. What? Yes? Make sure na hindi na makakalapit dito ang mga Batongbuhay. You mean, Don Miguel, gusto niyong kumuha ako ng restraining order para yep. sa mga Batongbuhay? Notahan na, Tino. Notahan na. Ayaw pa rin sumagot eh. Eh, nakailan tawag na rin ako eh. Eh, wala din eh. Major, kung magpagawa kaya tayo ng flyers, eh, ang problema lang, wala tayong perang pang-reward. Saka naman pwedeng may flyer. Sikap na. Kahit walang reward, baka may maawa, di ba? Hindi natin malalaman yun eh. Ano kasi? Nakasalun muna natin si Lola sa sakayan ng jeep. Ano ba naman yan? Saan mo naman kasi kayo nanggaling, Aling Ani? Aling Ani, tawag kami ng tawag sa inyo. Hindi kayo sumasagot. Oo, isa pa yun. Oo nga, nag-alala kami sa inyo. Alam niyo ba yun? Kaya nga. Hoy. Magsitigil nga kayo dyan. Ako dapat nagsasabi niyo sa asawa ko eh. Ay, sorry po, Major. Na-carried along lang kami. Peace. Peace po. Madaba. Nagpunta ako sa mga Vallejo. Ibinigay ko yung family picture natin kina Tinay at Chiechie. Lola, nakita niyo po sila? Hindi eh, pero okay na yun. Nasa kanila naman yung picture eh. Para lang di kami makalimutan. Padaba, posible naman yung sinasabi mo. Bakit naman nila tayo kakalimutan? Padaba, kahit na kumuha tayo ng abogado, eh, wala pa rin tayong laban kay Don Miguel. Gagawin rin sa atin yung ginawa niya kay Archie. Sadaba, pasensya na. Wala man lang kasi ako magawa para sa atin. Okay. Natutulong naman sa atin sa taas. Huwag kang mag-alala. Don Miguel, are you sure about the restraining order laban sa mga Batongbuhay? I mean, hindi ba naan pa i-imbestigahan muna yung claim nila na na-set up lang sila? Patong-patong ng ebidensya laban sa kanila. Hi, sir. Hello. Hello. At may video pa ni Nani at Berto confirming na mukha silang pera. Yun na nga ho, Don Miguel. Hindi ho ba kayo nagtataka? Unang-una, bakit binibidyohan ni Botsog ang mga Batongbuhay? Because he's loyal to me. Narinig niyang pinag-uusapan ako ng mag-asawa. So he filmed it. Wala akong duda kay Botsog. Matagal ko na siyang kasama. Alright then, Don Miguel. But I hope you don't mind na mag-investigate din ako. Besides, makakatulong to sa petition for guardianship natin. Kay Tinay. Good. You do that. All right. Let's go to my office. Okay. Hello. Mga po. Sorry kung hindi ko magawa ang ipaintindi sa iyo ang sitwasyon. Hindi lang kayo nasasaktan. Si G-Pop din. Nasasaktan ako dahil galit kayo sa akin.
Papa. Mahinga ka na. Umiinom ka na naman ba? Marami akong iniisip, Helga. Itong mga pamangkin mo. Paano kung hindi na nila ako mahalin uli? Dahil nilayo ko sila sa mga batong buhay. Pa, don't be so dramatic. You know, Tinay is just like Chiechie, batang isip. Next week, makakalimutan na nila yan, ha? What if bigla akong mawala? Sino mag-alaga sa kanila? Ngayon wala na mga batong buhay. Dati, kampante ako nung andito mga batong buhay. Pero wala na sila. Sino ngayon makakatuwa ko sa pag-alaga kina Tina at Chiechie? Sino? Halika na, Papa. I like to watch them sleep. Ano yun? Alo? Ayaw niyo po bang bukas na lang tapusin yan, eh? Pinapahirapan niyo naman po yung mata niyo sa ginagawa niyo, eh. Gusto ko lang tapusin ito, Peter. Kasi baka magbago pa iisip ko, eh. Lo, ano po ba yan? Sulat ito para sa mga Vallejo. Pagkasunduan kasi namin ng lola nyo na hindi nalalabanan ang petition for guardianship nila kay Tinay. Ibig sabihin, ibibigay na natin sila Tinay sa kanila? Lo, papaano si Ma'am Helga? Hindi ba kayo natatakot sa pwede niyang gawin kila Tinay? Kadugo nila si Tinay at si Chiechie. Tayo ang ayaw nila kasi di naman nila tayo kaano-ano. Peter, Bruce, isipin na rin lang nyo ang sitwasyon natin. Gusto ba talaga nyong dalit si Tinay at si Chiechie sa ganitong hirap ng buhay? Alam nyo, sa tingin ko lang mas mabuting nandun na lang sila sa mansyon. Doon, mapapag-aral sila. May tutor ang kapatid ninyo. At may ibibigay ni Don Miguel ang lahat ng pangangailangan nila. Higit sa kaya natin. At saka, sa tingin ko, maproprotektahan ni Don Miguel si Tinay mula kay Helga. Sa dami ng mga bantay ng kapatid ni Don, sigurado kung wala nang makakalusot para manakit pa sa kanya. Pero siyempre, lagi natin sila ipagdadasal. Yun na lang naman kasi ang pwede nating gawin para sa kanila ngayon.